Sa ating CSC in action, alamin natin ang iba't ibang klase ng appointment o pagtatalaga para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Narito po. Magandang gabi, Pilipinas. Tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at patakaran ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Karlo Nograles para sa CSC in action. Sir, ano-ano po ang mga nature of appointment? Ang mga nature of appointment ay original, promotion, transfer, re-employment, reappointment, reinstatement, demotion, at reclassification. Ang original appointment ay tumutukoy sa initial entry ng isang empleyado sa career or non-career service. Kapag promotion naman, ito ay ang pagsulong ng isang career employee mula sa isang posisyon patungo sa ibang posisyon sa career service na may karagdagang tungkulin at responsibilidad as authorized by law at kadalasang may kaakibat na pagtaas ng sweldo. Ang promotion ay maaaring mula sa isang departamento o ahensya patungo sa isa pa o mula sa isang unit ng organization patungo sa isa pa sa loob ng parehong departamento o ahensya. Ang tinatawag na transfer ay ang paglipat ng empleyado mula sa isang posisyon patungo sa isa pang posisyon na may parehas na ranggo, antas o sweldo nang walang agwat sa serbisyong kinasasangkutan ng pagpapalabas ng appointment o yung tinatawag na gap in service. Kapag sinabi namang re-employment, ito ang paghirang sa isang tao na nauna nang itinalaga sa isang posisyon ngunit nahiwalay sa gobyerno bilang resulta ng reduction, reorganization, retirement, voluntary resignation o anumang non-disciplinary action gaya ng dropping from the roles at iba pang paraan ng separation. Dahil dito, may agwat o gap sa serbisyo kapag re-employment. Ano pong pagkakaiba ng reappointment, reinstatement, demotion, at reclassification? Ang reappointment ay ang pagpapalabas ng appointment bilang resulta ng reorganization, devolution, salary standardization, renationalization, recategorization, rationalization, o mga katulad na kaganapan tulad ng mga sumusunod. Kapag reinstatement naman, ito ang pagpapanumbalik sa tao ng career position bilang resulta ng isang desisyon kung saan siya nahiwalay sa iba't ibang dahilan maliban sa delinquency or misconduct. Kung ang position ay abolished na, kailangan ng issuance ng appointment sa isang comparable position para sa reinstated employee. Kung ang position ay available pa, hindi na kailangan ang issuance ng appointment at maaring i-occupy ng reinstated employee ang nasabing posisyon. Ang demotion naman ay tumutukoy sa paglipat ng isang empleyado mula sa isang posisyon patungo sa isang mas mababang bakanteng posisyon kung saan siya ay kwalipikado. Ang demotion ay nangangailangan ng pagbawas sa mga tungkulin, responsibilidad, katayuan o ranggo na maaring may kaakibat na pagbawas sa sweldo o wala. Ngunit, kung ang demotion ay sanhi ng reorganization or rationalization, ang empleyadong na-demote ay maaari pa rin matanggap ang salary ng dating niyang mas mataas na posisyon. Kung ang demotion naman ay voluntaryo, maaaring matanggap ng empleyado ang huli niyang step increment sa dating niyang posisyon. Samantala, ang reclassification naman ay isang anyo ng staffing modification and or position classification action na ina-apply lamang kapag may malaking pagbabago sa mga regular na tungkulin at responsibilidad ng posisyon. Ito ay maaaring magresulta sa pagbabago ng alinman o lahat ng mga katangian ng posisyon, titulo ng posisyon, antas at o grado ng sweldo. Sagutin naman natin ang question ni Kami na sined niya sa ating Facebook page. Gusto niyang malaman kung may birthday leave ba ang mga government employees? Yes, meron, Kami.
Alinsunod sa omnibus rules on leave, isa ang birthday leave sa mga special leave privileges na natatamasa ng mga kawani ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga opisina at sa social media channels. Pwede ring sumangguni sa contact center ng bayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga issue ay tutugunan. Mamamayan muna, CSC in action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Karlo Nograles.